Hello guys, welcome back to my channel. Sa video ito, ituturo ko na naman sa inyo kung paano gumawa ng barong, no? Piña Jose half open. Iba ang procedure ko ng paggawa ng barong, hindi katulad sa polo, no? Tara guys, kung gusto niyo matuto, samahan niyo ako at panoorin. Okay, narito ang kanyang measurement. At dito ninyo matutunan ang unique procedure sa paggawa ng pattern para sa barong. Ngayon, ang una nating gagawing linya ay ang buttonis line. Okay, guguhitan na natin. Ayan. Okay, tapos na. Okay, sunod nating iguguhit ay ang shoulder line. Ayan. Guguhitan na natin. Okay. Pagkatapos, ilalagay natin yung sukat ng shoulder. Sukat ay 17 plus allowance. Ayan, guguhitan na natin. So, susunod, i-minus natin ang allowance sa sewing line. Ayan. At ilagay yung sukat, no, sa body length. Ang sukat ng body length ay 28 plus 1.5 allowance. Ngayon, guguhitan na natin yung body length plus allowance sa hip line. Ayan. Naguhitan na natin. Okay guys, ang lahat ng pattern ay with allowance. Dito tayo kukuha ng sukat para sa down sa armpit. Ayan. Okay. Guguhitan natin. Pwede tayo mag-plus ng half inch kung gusto natin medyo loose sa armpit. Ngayon naman ay guguhitan na natin. Dito naman tayo guguhit para sa chest line, no? Circumference. Yan. Okay. Guguhitan na natin. Ayan. Sunod, ilagay natin yung sukat. Yung chest circumference ay 38, no? So, 19. Sa barong guys, sa pulo ay plus 2 na ako, pero pag sa barong, nag-aada po ng plus 3, no? Kasi half open siya, dapat medyo comfortable siyang isuot ito. So, 41, no? Plus allowance, no? So, nandito siya. Allowance. So, dito naman sa baba ay medyo maluwang yung hips niya. 39. So, plus 3, 39, so 19, 22 plus allowance, no? Dito tayo sa 44, okay. Guguhitan natin ng pula para kasi mayroon tayong ipapaliwanag dyan mamaya, no? So, dito tayo sa paggawa ng neckline, kung paano kinukuha yung neckline. Pag nagawa ko ng polo or barong, dito ako gumagamit kuha sa long arm, no? Halimbawa, sa akyat ng batok or nip ay dito ko kinukuha, no? So, ang neckline niya ay 16. So, dito sa long arm, mayroon ditong 16 sa 112, makikita, no? So, iguhit natin yung 16 sa 112. So, ito yung kibali height niya or taas ng kanyang batok, no? Ngayon, ang kanyang opening
dito pa rin tayo sa focus tayo sa long arm. Mayroon naman ditong 16 sa 1-6, no? Saka natin iguhit, no? Ayan. Sunod, lagyan natin siya ng guhit dito. Sukat tayo ng half inch. Ayan. Sunod, lagyan natin ng carb. Ayan. So, mula dito guys, sa nip line, no? Para automatic nag-upgrade yung ano nyo, or downgrade, gamitan nyo na naman ito dito, no? So, 16 din sa short arm. Sa 1-8 siya makikita. 16. Yun ang pinaka-shoulder slope mo. No? So, ibig sabihin, kahit ano, nagbabago siya. Kusang nagbabago. So, iguguhit natin siya. Hindi steady, ano? Pagka dito kinukuha. Hindi yung bigla ka na naglagay ng 2 inches. Yung standard dito, 2 inches. Pero paano kung medyo mahaba na yung balik at siyempre iba naman yung daloy ng mahaba, pababa din yun. Okay. Ngayon, dito tayo sa harap, no? So, sa harap, 16. Kung ano yung ginamit mo dito, ganun din ang gagamitin mo dito, no? Simple lang gawin mo. Ikot mo lang yung eskwala at ilagay mo kanyang sukat, no? 16. So, wala naman dito. Ibabalin natin siya sa harap. So, kung ibabalin siya sa harap, dito siya tatama. Okay? So, tandaan nyo, plus half inch, pwede nyo i-direct, no? So, iguhit naman natin ito. Ayan. Ayan. So, ito yung harap. So, dito, kung nakaganon siya, yung dito, pagganon. Okay? Ayan. So, dito tayo, no? Sa neckline. Sa pagkuha ng neckline. Okay. Lagyan naman natin siya ng katulad dito sa batok, no? Pinaka-guide ito, guys, no? So, 1.5, no? Pag turbinize, 1.5, no? Pero pag mandarin, 1 and 1/8. 1 and 1/8 pag mandarin, 1.5 pag ruby times. So, ayun, ikukunik na natin siya sa pinakababa. Ayan. Pag ruby nice guys, hindi mo kailangan curve, no? Na masyado. Kasi hinihila niya itong area na to. Okay. Ngayon, kanyang back chest ay 16. Plus allowance, half inch. Okay. So, connect natin sila. Back chest, shoulder point. Sunod ito, no? Ayan. Okay. Sunod ang front chest. 14.5, no? Plus allowance. Ayun, suka din natin to. 6 3/4, no? 6 3/4. Tapos, bawasan nyo ng 1/4 yung harap, no? Magtatanong kayo, bakit may bawas? Kailangan medyo nakahila siya, no? Ihila nyo siya, i-attach, i-connect nyo siya sa likod or i-attach nyo siya sa likod, medyo pahila para malinis ito harap, no? Yung harap, malinis siya para mabuo. Yun ang mga technique dyan. Okay. Okay, yan ang ating pattern. So ngayon guys, dito guys sa ano, sa kung lagyan, optional ito, no? Kung lagyan nyo siya ng back tummy,
So gagamitin nyo ngayon mula dito sa sewing line. Pwede, kung wala kayong sukat sa back figure, pwede nyo gamitin yung shoulder 17. No? Kahit sa pambabae sa blouse. Pwede nyo gamitin yan, no? 17. So dito, no? Optional na yan kung gusto nyo paglagyan. Yung katawan ng lalaki, guys, malaki yung likod. So dapat mas malaki siya, malapad yung likod kaysa harap, no? So ang gagawin natin, mag-plus tayo ng 3/8 sa may likod, no? Ayun. Sunod, dahil nag-plus tayo sa likod ng 3/8, ibig sabihin lumaki siya ng 3/8, no? So ang gagawin natin, babawian natin siya dito sa harap. Papasok natin ng 3/8 yung harap. Okay, so ito yung likod, ito yung harap. Okay, tapos i-diretso nyo na siya pa ganun, no? Ayan. Okay, mag-down kayo ng 3/4 sa harap, no? Tapos i-guguhit natin siya sa connect natin sa side. 1.5 yung allowance. Ayan. Ayan. So, yung slit natin ay pwedeng 7 inches. Depende na sa inyo yan, guys, no? So, yung ating gilid, dahil may ano ito, may slit. Mula dito, nandito yung sewing line, no? Half inch. Ibig sabihin, 1 inch na lang idadagdag natin. Ayan. 1 inch na lang ang idadagdag natin. Okay, guys. Sukatin natin yung neckline kung talaga bang accurate ito. So 8 inches, nandito yung 8 inches, so half inch, no? So sakto, no? Hindi ka na bura ng bura, no? Wala siyang bura ng bura. Subukan nyo to, guys, memorize nyo kung paano gamitin. Sa pulo naman, iba rin yun, may konting pagkakaiba, no? Magkaiba sila sa pulo dahil yung pulo, mayroon yung cutting sa likod. Pag walang cutting sa likod, ganito yung procedure. Pag may cutting, iba naman. May tutorial tayo dyan sa isa kong video, guys. So, kuhanin natin yung armhole. Ayan. Kasama na ang allowance dito, no? Doon sa paggawa ng panggas. So 20.5, no? Okay. Ganito paggawa ng sleeves. Sewing allowance. Sleeve length 23 minus, depende sa cup, no? Yung cup nyo ay 2 inches. 2 inches din yung ma-minus mo. Kung 2.5 din. So, ginawa natin 2 inches. No? Yung cup. Okay, 23 minus 2 inches. So, 10. Okay. So, may pleat siya. 1.5. Depende sa inyo. Kung maliliit lang, 1 1/4. Plus allowance.
plus 2, no? Matic, plus 2. So, dito guys, sukatin nyo ito, no? Ayan. So, sukatin nyo yan. 5. Okay. Mula dito, 5. Sa sewing line kayo mag-start, no? So, 5. Yung kanyang armhole ay 20 and half. So, 10 and 1 fourth. 20 and a half. So, dito guys, ito guide, no? 2 inches. Depende sa laki, no? Pag maliliit, mag-adjust kayo. So, 2 inches mula dito. Ganyan nyo lang. 7 and a half. So, hatiin natin. Okay. So, lagyan natin siya ng curve. Ang unang iguguhit natin ay ito yung sa harap, no? Yan ang kanyang guhit. Tara. Okay. So, sarap, no? Tapat ka lang dyan. Sunod yung sa likod, no? Dagdagan nyo siya ng 3/8, no? Or half inch, 3, mga 3/8, mas maganda na, no? Ito guys, mga guide lamang, no? So, dapat yung bicep nito ay nasa 15. Ayan, plus allowance. Okay, sakto, no? So, yan ang ating clips. So, gupitin na natin. Lagyan ng allowance, no? Okay. So, gupitin natin yung sobra sa likod, no? Ayan. Kung hindi kayo comfortable dito yung harap, pwede yung ilipat, no? Okay, ngayon, mula dito sa lagyan natin siya ng placket, no? Sa ewan kong placket tawag dyan. Okay. So, hatiin natin, no? Ayan. Minus half inch kayo, no? Minus half inch, no? Pag nahati na siya, load niya, hatiin nyo. Okay. So, andito yung center line, minus half inch kayo, no? Ayan. Mula dito sa allowance, sa dulo, 4 and a half. Pero kung nahabaan kayo o na-exyan, pwede nyo dagdagan. So, nandito yung harap natin. Okay. Ito naman yung back. Yakin na maganda yung curve, no? Okay, guys. Gupitin na natin yung pattern natin. Dahil ito ay walang overlap, half open siya. So, tanggalin natin yung overlap. Hindi natin siya kailangan. Tanggalin natin. So, sa barong, mayroon namang barong na full open. Ito kasi half open. So,
So tandaan natin, yung paggawa ng pattern ay kasama ang allowance, no? Paikot. Ayun. Yung pula, yun yung back part. Yun naman ang front part, yung itim.